Hi guys, Holy here and welcome sa ating channel na My Gamer Academia at gamit natin itong darkest natin na si Holy. So ayan guys, eto na yung Sabok Castle Siege. Paparating na. Pero bukod dyan, marami pang ibang update si Mirror4. Ano yung mga to? Lika, pag-usapan natin. So ito na yun guys, unang-una, tignan muna natin yung sa shop kasi wala to sa patch notes eh. So sa shop, meron tayong mga bago. Ito, nire-replenish lang naman nila to. Nag-iiba-iba lang. So meron ulit na spirit stone. So maganda yan for mileage, saka pang-summon nyo na rin. So magandang kunin yan. Tapos may mga bagong codex yan, usual naman yan kapag merong update. And goblin sack. Ito yung bago din, special growth support. Ayan. Solid yan o. Ayan o. May, makakakuha ka ng tier 2 na magic stone ka. So, medyo pricey nga lang. Saka syempre, consider mo rin kung maganda yung makukuha mo. Pero maganda yan, legend na tier 2 magic stone. Meron din sa spectrumite. Although, tier 1 lang. So, maganda yan. Lalo kung witch kid ka. Yan. Pero meron pa tayong mga ibang package na maganda kung medyo limited budget. Yan. Etong mga level rewards, alam ko, nandito na to last week. Nandito na to last week. Nakatag lang na as new. Pero alam ko meron na yan. Yan, adventure begins, ganun pa din. Weekly, ayun, nagdagdag sila ng mga pang mystic. So, 10-10. Meron din yan sa monthly. So, yung special ticket exchange, wala pa silang dinagdag na package. So, sayang. Tignan natin sa monthly. Sa monthly, eto meron na naman tayong pang talpak, pang plus 8. So, maganda to. Meron din pati legend. So, pag na legend mo na, may pang plus 8 ka pa ng, ano, ng legend, pang pataas. Kasi, ang laki ng difference to per enhance. Yan, yung sa huli nga natin na plus 8 natin yung weapon, ang laki ng dinagdag. So, sulit din to. Magandang kunin. Bukod sa dito, pang plus 8, eto talaga sulit. Yan, tapos meron ding monthly na mystic. Yan. And divine dragon enhancement, meron din. So, eto talaga yung useful dyan, yung epic. Pero pwede rin naman tong rare, lalo pang codex. Pero kung yung mga Gundam ka na, eto na. Eh kung rare lang yung sayo, malamang limited budget ka. So, mas maganda, kunin mo na lang mga ibang package. Yan, kasi medyo price yan eh, 5k. Ano pa ba yung bago? Tingnan natin. Okay. Eto, may yung sa outfit of mount, binalik na lang sa season 2. So, pwede nyong mabili ulit kung na-miss nyo. Yan, sa summon, eto meron tayong bagong pet. Yan, eto yung robot na dark niyan. Sa Red Eyes Lucy. So, tignan na natin yung, ano dyan, yung stats. Yan, yan. So, yan. Okay, physical, spell attack. PBP damage reduction, stun rest, silence rest, okay. Pwede. Knockdown success. So-so. Ayan, magandang combination sa mga may dark niyan. Physical depth, Devi Rest, 20%. So, sakto lang. Kasi merong Devi Rest. Pero ano kasi situational eh, kapag na-reso ka lang. So, hindi siya ganun kaganda. Ito medyo okay, 3% sa buong party. Max 5, so 15%. So, maganda siya for Gundam. Malamang yan, laging up yan. Kada ano, kapag Gundam yung nagsuot. And syempre, malamang sa malamang, Gundam din makakuha nito sa mga alts. Yan. So, tignan natin kung maganda kaya yung ano nito, level 2. Baka mga 6% na, no? So, OP. Kung matitier up. Kung matitier up, kasi mahirap makakuha ng mga special na ano, legend. Kaya prefer pa rin ng tao, eto mga normal. Kasi dun nga sa tier up.
So ayan, tapos meron din guys silang binago na importante etong sa Valley. Ayan, sa Fantasia Valley meron ng rare oil na dilis. So kunin nyo na yan. Ayan, mga rare oil. So ano yan, 618. 18 times 4. Dati kasi sa ano lang yan, sa gitara yun. Ngayon dinagdag na nila sa ano, Fantasia Valley. So ayan. Tapos syempre may mga upcoming events pa tayo. Yung Sabok Castle Siege War saka Magic Stone. So tignan na, natin yung teka, check muna natin yung outfit kung merong bago. So same pa rin. Ito pala yung sa Emperor. Yan, napakabangis. May ano ka pa dyan eh. May alalay ka pa kapag meron ka nito. Pero syempre, kailangan mo muna maging Emperor, which is good luck. Lalo na mukhang scripted yung labanan. So yan, tignan na natin yung sa patch notes. Lipat tayo. So ito yung sa patch notes guys. Ito, Sabok Clash Update. Binigyan natin ng details yan last na update. Kasi kumuha tayong info sa ano, sa Korean. Pero pwede tayong mag-post ng separate dyan para may mga video din ng paano yung labanan nila sa mas detailed. Yan, pero pahapyaw ulit natin dito. Yan, tapos yung sinabi ko kanina, rule your territory. So kung sino manalo dyan, magiging emperor nung server na yun. Yung cluster ng server na yun. Tapos eto yung legendary pet kanina. Meron din mga events prior to Sabok Castle War. Tapos meron ulit nung legendary magic stone event. So bili na kayo ng mga dark steel nyo. So eto guys, Sabok Clash Grand Scale War. Yan. Labadan nyo ng mga hari. Aka yung clan nila. Dun sa server sa may domination. Naglalas siya ng 3 weeks. So mag-i-start siya next week na March 26. So paano kaya yung PHA nito? Kasi nasa abroad sila. Baka dun sila mag sa Sabok Castle Siege. So baka uncontested yung sa Asia or sila Panda King. So tignan natin next week. Yan. 3 gateways under 1 weekly cycle. So yan, 3 weeks every, alam ko every Sunday din to. Yan, tapos 3 rounds yan. So mananalo sa last round is magiging emperor. So ayan, yung mga kakuha, may position, pwede mag-tax, pwede adjust yung tax, may mga prizes, imperial title, syempre, tapos yung magiging emperor, meron na ito. Itong mouth na to. Yan. May proclamation, meron din. Exclusive symbol. Imperial decree. So, tignan natin yan mamaya. Check natin to. Mas maganda kasi English dito kaysa dun sa Korean. Kasi translated lang yun. Ito yung sinabi ko kanina, yung legend pet. Ayan, tapos yung ticket, exchange ticket dun sa hat, saka back outfit. Yung mga na-miss dati, pwede nyo mabili ulit ngayon. Tapos ito, meron nung giveaway. Ayan, ito yung unang giveaway, though nothing special, kasi ano lang siya, potion box. Ano lang yan, divine water. Pero eto, pwede ka makuha ng Epic North Soul. Pero karamihan dyan, Divine Water lang. Saka mga pang buff. Yan. So, kung naubos na yung ganyan nyo, useful yan. Pero pwede nyo rin naman yan i-craft. So, hindi siya ganun ka-special. Eto yung medyo mas maganda, yung check-in 14 days parang nung last event. Yan, merong North Soul. Simula siya sa March 27. Ayan, Epic Advancement Material Box. So, baka promotional to or something. Ito maganda, Azurium, Divine Dragon Stone. Ito, dalawa yung Divine Dragon na Epic. So, marami na namang magpla-plus 8. Pero hindi tayo kasama dun. Alam nyo naman si Mirpor, napakabait sa atin. Tapos, merong Epic North Soul. So, kasi useful for Solitude. Yan, Epic Moonlight, okay. Ito talaga yung maganda. Divine Dragon sa North Soul. Mas maganda yung last week na Darkness kasi may Arenola yun eh.
So, ayan. May ano yung sasabok clash. Tapos, syempre, meron tayong Magic Stone event. Katulad dati. So, 100 key darts sila yan. Kailangan nyo ng 30M. So, kahit mga ano lang to. Kasi may sobra siya na 30. So, kahit 27 summons, 27M pwede na. Alam ko. Kasi may plus 1 yan. Ayan, mga picks. Okay, ito yung sinabi ko kanina. Ayan. Fluid. Fluid na siya. Fantasia Valley. Or Snow Fanax. Ito rin, meron din palang Epic Ice Crystal. So, maganda yan pag nagbubuo ka ng Mystic. Ayan. Tapos, pinadali nila yung sa Domination Server. Sa ay, hindi. Ano pala to? Sabok Labyrinth. Di pala Domination. So, check natin. Dapat ano to yung Domination Server eh. So, baka typo to. Domination Labyrinth dapat to. Tapos, pinahina si Krukan. Mukhang nalaman ni Mirror na ano. Maraming tinatamad sa Krukan. So, eto na yung Sabo Clash. Discuss ulit natin. So, ayan. Sunday nga. Parang Castle Siege. So, pwede kang mag Emergency Mobilization. Alam ko per clan lang to. Hindi kasama yung Alliance. One clan lang. Tapos yan, dun sa first round, eto yan. Papasok kayo dyan. Attack route 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kailangan makuha nyo yung parang pinaka-monolith dito. Tapos pwede rin agawin sa inyo yan. So, ingat, ingat. So, kung magkakampi kayo sa isang server, medyo mahirap to kasi maraming kailangan i-defend. Yan, kasi 8 yan eh. Pero pwede nyo rin pagkaisahan. Kung wari, yung kalaban nyo is dito pumunta. So, magpadala lang kayo dito. So, mahirap both sa ano, sa maraming alliance saka sa konti. So, dapat talaga to mapaghandaan. Yan, clan-based party. So, yun nga, hindi nga kasama yung alliance. So, lahat na ng mga pinakamalalakas, ilagay nyo na dun sa isang clan. Saka, syempre, dun sa mga ka-attend. So, ayan, PK Moon. Okay. Yan, bawal yung unattackable. Pwede pa rin kayong Outpost Capture Stone cannot be set. And user can attack those even allied. So, hindi ini-encourage ni Mirror na magbati-bati kayo dyan. Laban-laban talaga. Yan. So, sana hindi maging scripted yung laban. Medyo in doubt ako dyan. Kasi malamang yan scripted. Naka-fix na kung sino magiging emperor. So, tignan natin. Maximum counts exceeded. Yan. So, maximum 400 participants kada area. So, marami na yan kasi kung max yung emergency mobilization nyo hanggang 100 eh. So, mahirap naman i-max yun. So, yun yung dun sa round 1. Ito muna, mag-start tayo sa 8. Yan. Tapos, round 2, which is week after nung first round. Ito naman, round 2. Sa mga gates naman. Parang ganun din, ika-capture nyo yung monolith dyan. So, ang pinakaiba lang, mas konti na. And so, mahirap yan on both sides kasi pwedeng pagtulungan although magkakahitan kayo. Pwedeng kunwari yung malalakas umatake din sa east gate, ganun. Kasi walo yan eh. Walong clan na maglalaban sa second round. So, mahihirap. All attacks routes are free to access while Sabok Clash is ongoing. Okay. You can enter up to 4 gates. And ito sa second round na. Starting point will be determined on the area clan capture at the end of second round. So, malamang pag ito, attack 1 and 2 ka dito sa North Key. Baka dito. So, malalaman natin yan.
pwede nating check yun dun sa Korean. So eto, so meron na rin palang guardian dito. Etong guardian guys, isipin nyo parang turtle dun sa ano, sa ML. Magbibigay yan ng buff pag napatay nyo. Pero ang pinaka-goal nyo talaga dyan is makuha yung monolith. Kung sino yung makahold ng monolith bago matapos yung oras, sila yung mag-hold nun. Nung position na yun. Attack root 5. Okay. Tapos eto na yung third round. Eto na yung ano, emperor. So yan, 4-way battle yan. Kung sinong makakapture ng gitna, sila yung magiging emperor. So matindi-tinding laban yan. Ayan, tapos ranking. Merong MVP. Skill attack damage. Eto yung sinasabi ko kanina, yung guardian. So pag napatay niyo yan, merong buff dun sa ano nyo. May buff dun sa ano. So maganda to. Gano'ng katagal? 10 minutes. So maganda to. Kumuha ka last. Ano yun? Ikot ka muna. Patay-patay mo muna yung mga guardian. Kasi ang laki ng dagdag oh. 35%, 35%, 50%. Malaki yan, substantial yan sa buong clan. Lalo kung mga malalakas kayo, puro kayo Gundam. Yan, tapos eto. Reward, MVP. Okay. Victory reward. Yan, clan fan. So, maganda. Maganda. Ito yung sinasabi ko, yung tax rate 15% yung normal, 'di ba? So pwede nilang i-adjust from 0 to 50. So kung wari kalaban ka, pwedeng gawing 50% yung tax sa inyo. So mahirap 'yun. Yan, appoint position. Okay yan, emperor, malaki yung dagdag. Pero ito talaga yung maganda, yung tax rate. Alam ko sa gold 'yan na nakukuha sa server. Tapos meron ding mga decrease. Yan. Uy, 3 days. Ang tagal pala nito. 3 days. Use stocks to designate one server from her server or under. Declare, under, declare. So, pwede siyang mamili kung anong server yung pagde-declaran. Yan, storage. Okay. Titles. Yung gaganda ng mga titles. So, ito baka nagpapatong to sa ano. Ay, hindi. Baka dito nagpapatong sa... Tingnan natin. Baka nagpapatong to dun sa server, ano, server titles. Tapos yan, merong mga prices. Hindi ko pa alam kung ano yung binibigay dito. Tingnan natin kung meron. Baka same dun sa ano, sa king price, yung dun sa server price. Tapos, syempre, itong exclusive mount. Meron kang dalawang bodyguard. So yan guys, balik tayo sa Mirror 4. So ayun guys, exciting yung Sabok Castle Siege. Sana lang talaga wag maging scripted yung labanan. And may laban talaga. Kasi pangit naman yun, ang ganda nung team, ang ganda nung event. Pero scripted yung laban. So tignan natin yan since next week na yung round 1. So may time pa para paghandaan. Ano kaya mangyayari? Tingnan natin. Anyway, maraming salamat sa pagtambay at huwag kalimutan mag-like and subscribe para sa susunod na video, nandito ulit kayo. Yun lang guys, maraming salamat. Holy out.